Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kaniyang karunungan upang kami ay kaniyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga bakubakong daan. Mahayag ang kaniningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang at tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad
ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan namay maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam at may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, itinalaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Samantalang hinihintay niyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin niyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa Kanya, pagtubos niya'y makikita. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsisimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko
na aking ipadadalang mauuna sa inyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Hudea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kaniyang pamikis. Ang kaniya namang pagkain, balang at pulokpok yutan, lagi niyang sinasabi sa kaniyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kaniyang mga panyapak. Bininyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Batiin po muna ang katabi, magandang tanghali. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, isa sa pinakasentrong tauhan sa tuwing ikalawang linggo ng Adbiyento ay si San Juan Bautista. Si Juan Bautista ay pinsan ng ating Panginoong Hesukristo. Pinasisimulan sa Ebanghelyo ni San Marcos ang atin pong napakinggan, ang pangaral ni San Juan Bautista na may isang tinig na mula sa ilang ang nag-aanyaya sa mga tao sa pagsisisi at pagbabalik loob bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Uulitin ko ang kanyang panawagan. Napakaklarado ng panawagan ni San Juan Bautista at ito ay ang panawagan ng pagsisisi at pagbabalik loob. Makikita natin na matapos ang napakahabang panahon ng paghihintay ng mga tao para sa kaligtasan, isinugo ng Diyos ang kaniyang bugtong na anak na magiging tagapagligtas ng sanlibutan. Yan ay walang iba kung hindi ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, at ang pangalan na itatawag sa kanya sa kaniyang pagsilang ay Emmanuel. Emmanuel na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Kapiling natin ang Diyos. Lagi nating kasama at katuwang sa ating buhay sa araw-araw ang Diyos. Kaya naman, kung lagi nating kapiling ang ating mahabaging Diyos, nararapat lamang huwag tayong magdalawang isip
na magbalik loob sa Kanya. Maliwanag pong narinig natin sa unang pagbasa, dumating ang Panginoong makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang, at tulad ng pastol, kinalinga niya sa kanyang sariling bisig ang mga tupang kanyang tinipon at ito'y kanyang kinandong upang pagyamanin at pamatnubayan. Ibig sabihin ito, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung tayo ay lalapit at magbabalik loob sa Diyos, aalagaan niya tayo, ipag-aadya niya tayo, mamahalin niya tayo, at kakailanganin niya tayo. Ibig sabihin din ito na kapag tayo'y lalapit sa ating Panginoon, ibibigay niya sa atin ang kapatawaran na ating hinihingi para sa mga kasalanang ating nagawa laban sa Kanya. Tatanggapin niya tayo at tayo ay Kanyang ililigtas. Sabi nga po sa Salmo Responsorio, pag-ibig mo ay ipakita, iligtas kami sa dusa. Mas lalo pa po itong pinalawig sa ating ikalawang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro at sinabi dito, binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at magbalik loob sapagkat hindi niya nais na tayo ay mapahamak. Uulitin ko po, napakaganda ng sinabi. Binibigyan tayo ng ating Panginoon ng pagkakataon upang tayong lahat makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos. Sapagkat ang nais ng Diyos, tayo ay guminhawa. Nais ng Diyos, tayo ay iligtas sa kuko ng kasalanan at nais ng Diyos tayong lahat kailanman ay hindi mapahamak. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagpapatuloy ng ating pagninilay, magandang itanong natin ngayon sa ating mga sarili ang katanungan na ito. Paano kaya kung sakaling may kakaunting panahon na lamang tayo dito sa lupa? Paano kung sa kaunting panahon na lamang tayo ay tatawagin na ng Ama sa Kanyang kaharian? Paano kung hindi tayo nakapagsisi at nakapagbalik loob? Sayang po ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon kung hindi tayo marunong magsisi sa ating mga kasalanan. Sayang ang pagkakataon na ibinibigay sa atin kung hindi tayo marunong umamin sa ating mga pagkakamali. Sayang ang mga pagkakataong ibinibigay sa atin kung hanggang ngayon hindi pa rin tayo marunong magbalik loob sa Diyos. Sayang ang pagkakataon ng biyayang ang bawat isa sa atin ay maligtas at maging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Sabi nga po ni San Juan Bautista sa ating ebanghelyo, darating ang kasunod ko, makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat na magkalag ng tali sa kaniyang panyapak. Mga kapatid kay Kristo, tayo pong lahat hindi karapat-dapat sa presensya ng ating Panginoon. Tayong lahat hindi karapat-dapat sa kabanala ng Diyos. Ngunit inyo pong maitatanong, bakit tayo nagkakaroon ng lakas ng loob upang tayo'y manalangin
upang tayo'y magdebosyon at upang tayo ay makibahagi sa banal na pagdiriwang ng Eucharistia? Simple lamang ang sagot, dahil tayong lahat kinaawaan at kinahabagan ni Jesus Nazareno. Nilinis niya tayo sa ating karumihan, pinalakas niya tayo sa ating kahinaan, at pinatatag niya tayo sa kabila ng ating napakaraming karupukan. Kaya nga po lagi nating tatandaan, ang Diyos patuloy tayong minamahal at kinaawaan. Hindi mahalaga kung ano ang ating nakaraan. Ang mahalaga, itinatama natin ang ating pagkakamali at taus-puso ang ating pagbabalik-loob sa Diyos. Huwag po sana tayong mapako sa dilim ng ating nakaraan. Anumang dumi o lalim ng ating pagkakasala, basta tayo ay handang tumugon sa paanyaya ni Jesus Nazareno na magsisi at magbalik-loob, nakakasiguro ako, lahat ng ating kasalanan kayang patawarin ng Diyos. At hindi lang yon, babaguhin niya ang takbo ng ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin sa Ama na maging mga propeta tayo tulad ni San Juan Bautista na naghahanda at nagtataguyod ng daan ng Panginoon. Buong pagtitiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Juan Bautistang umakay sa mga tao para makilala si Jesus, naway maituro ng simbahan na si Jesucristo ang tanging tagapagligtas at Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tagapagtaguyod nawa ng katotohanan ang mga namumuno sa pamahalaan at wakasan nawa nila ang mga kasinangalingan na nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng bawat komunidad ang mga may kapansanan at makasalanan at tulungan silang magkaroon ng makabuluhang pamumuhay at makabangon muli mula sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Juan Bautista, maging mapagkumbaba nawa tayo at isaalang-alang ang pagiging takapaghatid ng mabuting balita sa lahat ng antas ng lipunan. Manalangin tayo. Ama,
Dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagtalaga ng kanilang sarili sa buhay reliyoso, naway ihanda nila ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang aming kaligtasan. Patatagin mo kami sa aming paglilingkod sa iyong anak at sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan na aming abang kalagayan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapunuan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kaniyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama.
kalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari po kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras po ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, ikawalo po ng umaga hanggang ikalima ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo, ikalima ng umaga hanggang ikawalo po ng gabi. Mayroon po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at sa Cardinal Sin Building. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lamang po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay magaganap ang panunumpa ng mga Iyos del Nazareno Kababaihan. Mangyari na tumayo sa oras na banggitin ang pangalan ng inyong pangkat. Mula po sa HDN Anpon, LSBN, Lady Servant of the Black Nazarene, sa pangunguna na kababaihan Hedley Florderisa Francisco, mangyari pong kumunta po sa unahan. Mula po sa HDN Basilica, LA, Ladies Auxiliary, sa pangunguna ni kababaihan Hedley Rosana Baluyot. Mula naman po sa HDN Bukluran, LKPJN, lingkod kababaihan ng Panginoong Jesus Nazareno, sa pamumuno ng kababaihan Hedley Janet Daitol. Mula po sa HDN NBBN, HBN, Handmaids of the Black Nazarene, sa pamumuno ng kababaihan Hedley Miss Lilibet Bautista. Mula naman po sa HDN NPJN, HABN, Angels of the Black Nazarene, sa pangunguna ni kababaihan Hedley Alona Tarala. Mga kapatid, sa pamumuno ng inyong mga pangulo, gawin ninyo ngayon ang inyong panunumpa sa harap ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ako si Flordelisa Mahait Francisco ay taus-pusong nanunumpa bilang isang kababaihan ng grupong Ampon LSBN. Ako ay magsisikap na magiging mabuting lingkod ng Nuestra Padre Jesus Nazareno sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga salita at katuruan ng Panginoong Diyos. Ako ay walang alinlangan at buong pusong tatalima sa lahat ng mga kautusan at panuntunan ng simbahan. Kaakibat nito ang pagsunod at karapatan sa pamunuan ng Hijos del Nazareno sa pangunguna ng mahal na kura paroko ng Basilica Menor at Bansang Pandambana na Jesus Nazareno sa anumang kalintunin na kanyang itatakda.
walang pasubaling pagpapakumbaba na pagsisilbihan at gagabayan ang mga kapatid na miyembro ng kababaihan, Hijos del Nazareno, mga balangay, mga deboto, at mga parokyano ng simbahan ng Poong Nazareno. Maging uwaran sa mga batas at alintuntunin ng pamahalaan at paglilingkod sa bayan, lalo na sa panahon ng sakuna, kalamidad, at iba pang pangangailangan. Basbasan nawa ng Panginoong Diyos ang aking mga tungkulin at gampanin para sa kapurihan ng kanyang anak sa mahal na Panginoong Jesus Nazareno. Amen. Mga kapatid, ikinagagalak ng Panginoon at maging ng kanyang sambayanan ang inyong pagkakaloob ng sarili sa paglingkod sa kanyang dambana. Bilang patunay ng inyong kagustuhan at kandaan sa paglilingkod, ipahayag ninyo ang inyong maging dapat na panuntunan bilang mga Kristiyano, lalo na bilang mga lingkod ng kanyang dambana. Kayo ba'y nangangakong maglalaan ng kakayanan at panahon upang matapat na ganapin ang inyong tungkulin na maglingkod sa Panginoon? Opo, nangangako kami. Kayo ba'y nangangako susunod sa mga tuntunin ng HDN Kababaihan, igagalang ang pamunuan nito at ng simbahan at gagampanan ng tungkuling sa inyo ay iaatas? Opo, nangangako kami. Kayo ba'y nangangakong palaging magdarasal at magpapakabanal, gagamitin ang inyong kakayanan sa pagganap ng kalooban ng Diyos at itutulad ang buhay sa Poong Jesus Nazareno na siyang humirang sa inyo bilang kanyang lingkod? Opo, nangangako kami. Nawa ang makapangyarihang Diyos na siyang pinagmula ng lahat ng pagpapala, ang siyang magpatibay sa inyong pangako at ipagkaloob na kayo ay laging maging matapat. Ama naming makapangyarihan, tinawag mo kami upang maglingkod sa iyo at magpuri sa iyo bilang isang pamilya ng simbahan. Masdan mo ng may habag ang iyong mga anak na naglaan ng kanilang kakayanan sa paglingkod upang kanilang magampanan ng tapat ang kanilang tungkuling pamunuan ng sambayanan at sa pagsamba at pagpupuri sa iyo. Basbasan mo sila at dalisayin upang ang buong sambayanan ng simbahan, ang siyang katawan ng iyong anak, ay magkaisang tinig sa panalangin at pagsusumamo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Babasbasan namin ni Father Robert ang ating mga kababaihan na sumariwa ng kanilang pagtatalaga. Pasalubungan po natin ang ating mga kababaihan ng masigabong palakpakan.
Tumayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Next po ay ang LSBN, HDN Anpon. HDN Anpon. Akat po sa taas po. Maaari na pong tumayo ang mga LA dyan po sa gilid. LA, pila na po tayo?